fun with Cake with 12 Lessons. Don't forget to subscribe! Teorya ng Austronesian Migration. Ayon sa arkeologong Australian na si Peter Bellwood, ang mga Austronesian ang ninuno ng mga Pilipino. Aniya, ang mga taong nagsasalita ng wikang Austronesian ang ninuno ng lahat ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Paliwanag niya, ang mga Austronesian ay dumating sa Pilipinas noong 2500 BCE mula Taiwan. Sa Timog China naman aniya ang orihinal na pinagmulan ng pangkat ng taong ito. Ito ay kinikilalang teoryang Austronesian Migration. Noong 1500 BCE, ang ilang pangkat ng Austronesian ay patuloy na naglakbay patimog mula sa kapuluan, ang iba patungong Indonesia at Malaysia, gayon din sa New Guinea, Samoa, Hawaii, Easter Island hanggang Madagascar. Tulong kaalaman. Ang katawagang Austronesian ay tumutukoy sa pangkat ng mga taong gumagamit o nagsasalita ng wikang Austronesian. Sila ay nanirahan sa gawing Timog Silangan ng Asia, Polynesia, at Oceania. Ayon sa mga pag-aaral, maaaring ang mga unang dumating na Austronesian ay nanatili sa Hilagang Luzon at nadatnan ang mga Austral-Melanesian na nauna na noong nanirahan doon. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ulit ng migrasyon hanggang sa kumalat na sila sa buong kapuluan hanggang sa mga isla ng Celebes, Borneo, at Indonesia. Naging batayan ni Bellwood sa kaniyang teorya ang pagkakatulad ng wikang gamit sa Timog Silangang Asya at sa Pacific. Tulong kaalaman. Si Peter Bellwood ay dalubhasa sa mga pag-aaral ng populasyon sa Timog Silangang Asya at sa Pacific. Ipinaliwanag sa kaniyang teorya ng Austronesian Migration ang dahilan ng pagkakatulad sa kultura, wika, at pisikal na katangian ng mga bansa sa Asya. Naniniwala naman ang antropologong Amerikano na si Wilhelm Solhan II na mga Austronesian din ang mga unang tao sa Pilipinas batay sa kanyang Lusantao Maritime Trading and Communication Network Hypothesis. Ang Lusantao ay hango sa mga salitang Austronesian na nusa at tao na nangangahulugang tao mula sa Timog. Batay rito, naniniwala si Solheim na ang mga Austronesian ay nanggaling naman sa Indonesia at nagtungo sa Pilipinas mula sa Mindanao. Nagpatuloy ang mga Austronesian mula sa Pilipinas patungong Hilaga hanggang sa makarating sila ng Timog China. Tulong kaalaman! Si Wilhelm G. Solheim II ang kinikilalang pinakatanyag sa larangan ng pag-aaral sa Timog Silangang Asya, Pilipinas, at Prehistoric Archaeology ng Timog Silangang Asya. Ayon kay Solheim, ang pangunahing dahilan ng pagpapalawak ng teritoryo ng mga Austronesian noon ay ang pakikipagkalakalan. Pinaniniwala ang nagmula sa Celebes at Sulu, lumawak ang kanilang pagkikipag-ugnayan na nauwi sa pagkikipagkasunduan, kasalan, at migrasyon ng mga tao sa Timog Silangang Asya hanggang sa makarating sa Pilipinas. Alinman ang totoo sa magkakaibang paniniwala tungkol sa pinagmulan ng mga Austronesian, mas mahalagang malaman na ang mga ninunong ito ay kinikilalang mga biyasa sa pandaragat at paglalayag. Maiuugnay sa mga Austronesian ang imbensyon ng bangkang maikatig na nagpakilala sa mga kakayahan sa sopistikadong paglalayag.
pag-aralan natin muli. Sino ang nagsabi na mga Austronesian ang ninuno ng lahat ng tao sa Timog Silangang Asya? Ang arkeologong Australian na si Peter Bellwood. Ito ay tumutukoy sa pangkat ng mga taong gumagamit o nagsasalita ng wikang Austronesian. Austronesian. Ano ang tawag sa mga sinaunang taong nandayuan sa Pilipinas mula sa Taiwan? Austronesian. Ang mga Austronesian ay nagmula sa Taiwan. Ngunit saan ang orihinal nilang pinagmulan? Sa Timog China. Ayon kay Peter Bellwood, ang mga Austronesian ang ninuno ng mga Pilipino. Ano ang tawag sa kaniyang teorya? Ang teorya ng Austronesian Migration. Ilan dumating sa Pilipinas ang mga Austronesian mula Taiwan? Noong 2500 BCE. Kailan nagpatuloy na naglakbay ang mga Austronesian patimog mula sa kapuluan ng Pilipinas? Noong 1500 BCE. Ano ang naging batayan ni Bellwood sa kaniyang teorya? Naging batayan ni Bellwood sa kaniyang teorya ang pagkakatulad ng wikang gamit sa Timog Silangang Asya at sa Pacific. Ano ang tawag sa hypothesis ni Wilhelm Solheim II? Ang Nusantaw Maritime Trading and Communication Network Hypothesis. Saan hango ang salitang Nusantaw? Ang Nusantaw ay hango sa mga salitang Austronesian na Nusa at Tao na nangangahulugang tao mula sa timog. Batay sa hypothesis ni Solheim, saan naman nanggaling ang mga Austronesian? Naniniwala si Solheim na ang mga Austronesian ay nanggaling naman sa Indonesia. Ayon kay Solheim, ano ang pangunahing dahilan ng pagkapalawak ng teritoryo ng mga Austronesian? Pakikipagkalakalan. Ayon kay Bellwood, saan nagmula ang mga Austronesian? Sa Taiwan. Ayon naman kay Solheim, saan nagmula ang mga Austronesian? Sa Indonesia. Ano ang tawag sa teorya ni Bellwood? Teorya ng Austronesian Migration. Ano naman ang tawag sa hypothesis ni Solheim? Nusantaw Maritime Trading
and communication network hypothesis. Thanks for watching!